Magandang buhay mga idol. Panibagong upload na naman po ng aking video. Sa pagkakataon pong ito, hindi ako nag-live streaming. So, nag-upload po ako ng aking mga materials bilang pasimula uli ng mga bagong video. Nayari ko na po ang isang upload. So, dito po sa video ito, makikita po ninyo paano ko po ginawa, paano ko po nilinis, paano ko po nirepot, paano ko po pininturahan. So, sana po mapanood natin ng buong buo para may matutunan po tayo sa aking nagawang video. Sa mga baguhan naman po o napadaan lang sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Win@Bonsai City. Share and like. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pa pong i-upload. Okay mga idol, sama-sama po tayong panoorin ang video ito hanggang sa dulo. Okay mga idol, ito po ngayon yung ating i-repot na ating coconut bonsai materials. Sa ngayon po, napakaganda na ng kanyang mga dahon dahil nagsisimula na po silang maghiwalay-hiwalay. Sabi ko nga po sa mga ilang video ko, habang tumatanda ang ating mga bonsai materials, lalo po silang gumaganda. Lalo po kung itong lahat ng dahon na to naghiwalay-hiwalay na. Ayan o. Ganda o. Okay. Ang gagawin ngayon natin dito, bago natin i-repot, lilinisin po natin lahat ng mga nakabalot dito sa paligid ng ating mga puno para i-bend natin yung mga ibang mga sanga. Maibaluktot natin. Patapos, magbabawas tayo ng ilang pirasong dahon na medyo tuyo na. Okay. Dito, konting linis na lang at saka natin ililipat yung ating coconut bonsai. Thank you.
idol, hindi ko binawasan itong lugar na to dahil pamproteksyon niya dito sa sariwa pang sanga ng ating dahon ng ating coconut bonsai. So after na gumulang yan ng mga isa hanggang dalawang linggo, saka pala natin pwedeng tanggalin itong nakabalot na to, saka natin pwedeng i-bend para bumaba yung kanyang pinaka dahon na to. Meron na siya kasunod na nosebone, kung makita nyo yan o. Ayan o. So ang ganda ng usbong na kasunod na niya. So para siya bumuka ng maas, mas mabilis, asin natin itong isang to. Ito. Ayan. So hanggang sa bumaba ng bumaba yung mga dahon na to. At makikita ninyo to after 2 months, i-update ko kayo dahil siguradong mas maganda na ang kalalabasan niya dahil sa nagpapasimula na siyang maghiwa-hiwalay yung kanyang mga dahon. Okay mga idol, i-repot na natin yung ating coconut bonsai.